Hello, Ate Jane. Ako ito, si Leia Madrigal. May nais akong ikwento sa'yo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hapon noon, malapit sa palaruan kung saan madalas kaming magtagpo ni Liam. Naaalala ko pa noong araw na iyon, ang kulay kahel na ulap, ang dalawang batang lalaki na nagpapalipad ng saranggola sa harapan ng duyan, at ang pusang puti na ipinahid na nga sa aking binti ang kanyang noo. Natatandaan ko din ng hapon na iyon ang ibinigay na sulat sa akin ni Liam. Tandang-tanda ko rin ang itsura ng kanyang mukha ng mga segundong iyon, kasabay ng pag-abot niya sa akin ng kanyang liham. Tila ba ang maamo niyang mukha ay napupuno ng lungkot. Lungkot na hindi ko mawari kung ano ang dahilan. Sa mga oras na yon, ang akala ko pa nga ay love letter na ang aking matatanggap. Pero tanda ko rin, na sa mga segundong iyon ay kabadong-kabado din ako. Iba ang aking nararamdaman sapagkat iba ang aura na ipinapamalas sa akin ni Liam. Matatandaan ko rin ng mga segundong iyon na sabay pa nga kaming naupo ni Liam sa may bangko katabi ng duyan. At matapos umupo ay akin ding binuksan ang liham na kanyang iniabot. Mariin kong binasa ang unang talata ng kanyang liham. Tandang-tanda ko ang aking naramdaman ng mga segundong iyon. Pagpasensyahan mo na kung ito ang aking paraan ng pagdurog sa iyong puso. Ngunit kapag ang puso ay nasugatan na, natural itong gagaling kasabay ng pagkawala ng pait. Alam kong mapigat itong aking gagawin, pero kailangan. Masakit, pero lilipas din. Masakit man, pero kailangan ko nang tapusin. Yun lang naman ang unang talata na aking nabasa mula sa liham ni Liam. Ano nga ba ang aking naramdaman matapos kong basahin ang mga talatang iyon? Kaba. Oo, kaba ang naramdaman ko dahil tila ba may ideya na ako kung saan tutungo ang liham na iyon. Tanda ko rin ang araw na iyon na matapos kong basahin ang unang talata ay tinignan ko muna sa mata si Liam. Ngunit hindi siya makatingin pabalik sa akin. Tinatanong ko ang aking sarili. Bakit? Bakit? Itinuloy ko ang pagbasa sa liham ni Liam. Tanda ko na sa mga segundong iyon ay nangingilid na nga sa aking mga mata ang aking mga luha. Paalam, Leia. Masakit, pero kailangan ko nang tapusin ang relasyon natin. Ang relasyon na kung saan ay hindi na ako masaya. Tanda ko ng mga segundong iyon na tuluyan na ngang bumuhos ang mga luha sa aking mga mata. Ang bigat sa kalooban. Ang bigat sa dibdib. Hindi ko nagawang tumingin kay Liam ng mga sandaling iyon. Pero ako ay naglakas loob para siya ay tanungin. Anong ibig sabihin nito? Break na ba tayo, Liam? Tanong ko kay Liam kahit na alam ko na ang sagot. Sinubukan kong hinaan ang aking boses at sinubukan ko ring hindi ipahalata sa kanya ang nanginginig kong tinig. Sa pagkakataong iyon ay hiniling ko na hindi niya sagutin ang aking tanong. Hiniling ko na sana ay panaginip lang ang mga pangyayaring iyon. Pero sa isang iglap, para bang ako'y pinitik ng katotohanan. Doon nagsimula ang aking mundo, o siguro ay doon nagtapos. Doon nagtapos nang sagutin niya ang aking tanong,
ng oo. Oo na para sa karamihan ay matamis. Pero ito yung oo na kay pait. Tanda ko pa ang mga buwang kami ay magkasama. Yung masasabi ko na kami pa. Yung mga sandali na aming pinagsaluhan. Yung mga sandali ng aking buhay na ako ay pinakamasaya. At yung mga sandali ng aking buhay na ako ay hirap din. Halong-halong emosyon ang aking naiisip. Mga sandali ng buhay ko na marami akong natutunan. Hindi ako makapaniwala na sa ilalim ng kahel na langit lang pala matatapos ang aming tambalan. Wala nang Liam and Leia. Wala na yung L-lovers na nagsimula pa sa Vicente High School at dinala ang relasyon hanggang sa College of Law ng San Beda. Pero, sa totoo lang, hindi ko pinansin ang katotohanan na karamihan nga sa mga high school relationships ay hindi nagtatagal. Karamihan sa mga first love ay hindi nagkakatuluyan hanggang sa huli. Siguro sa likod ng aking kamalayan ay iniisip ko na si Liam lang ang tanging lalaking mamahalin ko habang buhay. Iniisip ko na siya lang yung lalaking para sa akin. Iniisip ko na si Liam lang ang tanging lalaki na makakaunawa sa akin at yung lalaking mamahalin ako pabalik at tutumbasan ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Nagkamali ako. Hindi ko talaga mawari na yung huling buwan ng aming relasyon ay isang pinakamasakit, pinakamabigat, at para ba kaming ay dumaan sa butas ng karayom. Ito yung pinakamahirap eh. Ito yung pinakapunto ng aming relasyon na para bang onting pagkakamali ay maaaring mabasag. Yung saya namin, yung tamis ng aming relasyon, bigla na lang talagang nawala. Bigla na lang tumigil. Nawala yung liyab ng aming pagmamahalan. Hindi na siya naging tungkol lang sa amin, yung sa amin lang dalawa. Umiikot na ang paksa ng aming relasyon tungkol sa aming paligid. Alam mo yung tipong onting pagkakamali, kahit na napakaliit, ay magiging ugat na ng aming pag-aaway. Hindi ko alam papaano nauwi sa ganun, pero ang alam ko lang ay nagsimula iyon sa huling buwan ng aming relasyon. At ayun na nga, matapos naming tapusin ang aming relasyon, o dapat ko bang sabihin na matapos niyang tapusin ang aming relasyon, kinabukasan sa campus, sinubukan kong maging maayos. Nagpaganda ako, nagsuot ako ng magarang damit. Talagang pinaganda ko ang aking aura. Nais ko kasing mapagtanto niya kung ano ang inayawan niya. Kung sino yung tinapon niya. Nais kong pagsisihan niya na nilet go niya ako. Nakakatawa pa nga dahil sinubukan ko pa siyang kausapin. Parang normal lang, yung parang hindi kami nag-break. Pinakita ko na masaya ako. Mas masaya kaysa noon. Nginitian ko pa nga. Pero grabe pala ang sakit. Ang bigat-bigat sa kalooban. Habang tinitignan at kinakausap ko pa nga si Liam, nakikita ko sa kanya yung nakaraan namin. Naaalala ko lahat ng oras. Lahat ng pagmamahal ko na binigay ko sa kanya. Naaalala ko rin lahat ng sakripisyo ko, pati na rin yung efforts ko. Naaalala ko yung mga masasayang araw namin ni Liam. Pero sa bandang huli, naaalala ko rin yung sulat sa akin ni Liam. Wait lang po! Saglit ko munang puputulin ng istoryang ito.
maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Ate Jane TV. Sana kayo po ay mag-subscribe sa aming channel kung bago pa lang kayo. At makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahandog ng mga istoryang kagaya nito na maaari ninyong mapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes kada Linggo. Maraming salamat! Tara! Balik na tayo sa istorya. Tanda ko nung araw matapos kaming maghiwalay ni Liam, naglakad-lakad ako sa campus. Tanda ko noon na wala ang aking isipan sa aking katawan. Tulalang-tulala ako habang naglalakad. Iniisip ko, saan? At paano nga ba kami nagkalamat? Iniisip kong mabuti. Paano natapos ang relasyong matagal kong binuo at matagal kong inalagaan? Yung relasyong inakala ko ay hanggang dulo, hanggang sa ako ay mamatay. Natatandaan ko din na sa mga sumunod na araw matapos ang aming hiwalayan, gabi-gabi akong umiiyak. Umiiyak ako sa aking kama hanggang sa ako ay makatulog. Siya lang kasi ang naiisip ko. Si Liam lang ang napapanaginipan ko. Siya lang kasi yung gusto kong pag-usapan. Tanda ko pa nga tatlong araw matapos putulin ni Liam ang aming relasyon. Palagi ko pa nga kinukulit ang mga kaibigan ko. Palagi ko silang kinukulit tungkol sa kahibangan ko. Palagi kong pinipilit na aralin nilang mabuti ang sitwasyon namin ni Liam. Palagi ko silang tinatanong na paano kami nagtapos ni Liam? O di kaya ay yung tanong na, mga kaibigan ko, saan ba ako nagkulang? Bakit ako hiniwalayan ni Liam? Iba pala talaga yung tama kapag binigay mo ang lahat. Yung tipong wala ka nang tinira para sa sarili mo. Pero hindi ko maikakaila sa sarili ko na nung magkasama kami ni Liam, para kasing natagpuan ko na kalahati ng aking pagkatao. Ang kalahati ng buhay ko. Para kasing feeling ko kompleto na. Ngunit matapos magwakas ang lahat tungkol sa amin ni Liam, para akong ninakawan. Para bang may pinunit mula sa akin. Pakiramdam ko nga ay hindi na ako buo. Hindi na ako tao. Pakiramdam ko ay kulang ako. Parang hindi na ito yung Leia na buo. Lumipas ang ilang linggo, hindi pa rin ako makamove on kay Liam. Tanda ko noon na hindi ko na kinaya at siya ay aking tinawagan na nga isang gabi. Akala ko malakas ako. Pero wala pang tatlong minuto nang ako ay napahagulgol sa kanya sa telepono. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nailabas ko talaga lahat ng bigat ng nararamdaman ko. Sinabi ko pa nga kay Liam sa telepono na nakalimutan ko na kung paano maging Leia. Nakalimutan ko na kung paano kumilos nang wala siya. Paano nga ba ako kikilos nang hindi siya nakikita sa isip ko? Nagmakaawa pa nga ako na balikan niya ako. Nilamon ko talaga ang pride ko that time. Nagmakaawa ako na buuin muli namin yung relasyon na nasira dahil kailangan ko siya. Pakiramdam ko ay parang nanlilimos ako ng pagmamahal. Pakiramdam ko para akong batang nagmamaktol kay Liam. Tanda ko pa nga na habang humahagulgol ako sa kanya at nagmamakaawa, kinuwento ko pa sa kanya lahat ng mga pinagsamahan namin noon. Lahat ng mga pinagdaanan namin. Tandang-tanda ko na sinabi ko pa nga ang mga katagang ito. Bumalik ka na sa akin, Liam. Hindi ko alam paano ako mabubuhay nang wala ka. Sa buong 10 minutong paghagulgol at pagmamakaawa ko kay Liam,
Sinagot niya ako sa napakalungkot na tono. Ito yung unang pagkakataon na nakita kong sobrang lungkot ni Liam. Tandang-tanda ko pa nga ang eksaktong salita na kanyang sinambit sa akin. Leia, parati pa rin naman ako nandito para sa'yo. Pero bilang kaibigan na lamang. Hindi ko na kayang ibalik ang relasyon na meron tayo noon. I'm sorry, Leia. Nawala ako sa aking sarili matapos ang pag-uusap na iyon sa telepono. Hindi sa baliw, pero parang wala ako sa wisyo. Para bang hindi na ako yung Leia na kilala ko. Ilang linggo ko na rin siyang nakikita sa campus kasama ang ibang mga babae. Yung iba ay mga barkada niya. Pero may mga bagong mukha akong nakikita na hindi ko kilala. Hindi ko tuloy maalis sa isip ko na baka nga may iba na siya. O di kaya ay naka-move on na siya. At tinatry niya na rin makipag-date sa iba. Hindi ko maalis sa isipan ko na sa tuwing makikita ko siya na may kasamang ibang babae, automatically ay iniisip ko na dinidate niya ito. Ilang linggo akong wala sa wisyo. Ilang linggo din akong hindi ko na alam ang ginagawa ko. Hindi ito yung gawain ni Leia. Tanda ko na sinubukan kong mag-date ng iba't ibang lalaki. Halos hanggang 3 araw nga lang ang itinatagal ng isa. Sinubukan kong kalimutan si Liam. Sinubukan kong tanggalin ang nararamdaman ko para sa kanya. Tipong gabi-gabi ay nasa bar ako, nakikipag-fling kong kani-kanino. Aminado ako na nawala talaga ang Leia na kilala ko. Aminado ako na sobra akong nasaktan na umabot na sa puntong hindi ko na alam papaano pa sasalubungin ang susunod na araw nang wala si Liam. Pero dumating din naman ako sa punto na nakaramdam ako ng pagbabago sa aking sarili. Hindi ko alam kailan, hindi ko alam paano, at hindi ko rin alam kung ano ang eksaktong nangyari, pero naramdaman ko na may sumibol. Naramdaman kong may pagbabago. Parang gumaan ang kalooban ko ng bahagya. Para bang sa unang pagkakataon ay malaya na ako. Nakaramdam ako ng para bang lumawak ang aking mundo. Nagsimula akong makipag-bonding sa mga kaibigan ko. Nagsimula na din akong sumali sa mga club activities. Yung tipong kada araw ay puno ang schedule ko at hindi ako makakapayag na wala akong gagawin sa araw na yun. Talagang bawat araw ay busy ako. Simula rin nun ay unti-unti akong naging masaya nang wala si Liam. Unti-unti ko rin natuklasan ang mga bagay na gusto ko palang gawin. Para bang muling isinilang si Leia Madrigal. Simula rin nun ay napagtanto ko na tuluyan na nga akong naka-move on kay Liam. Tanda ko noong mga araw na wala ako sa wisyo, marami akong mga lalaking nilapitan as a fling. Yung hindi seryoso ba at landian lang. Pero tanda ko na may isang lalaki doon na halos nagkwentuhan lang kami tungkol sa mga ex namin. Siya yung huling lalaking naka-fling ko. Siya rin yung nakapag-realize sa akin na hindi ko kailangang manlimos ng pag-ibig dahil darating ang tamang panahon, darating ang tamang lalaki na nararapat para sa akin. Sa palagay ko, siya ang dahilan kung bakit ako nagising sa bangungot ng breakup namin ni Liam. Natutunan ko din kung paano ako magiging buo ng hindi nakadepende lamang sa aking partner. Alam ko sa sarili ko na ito na ako. Ito na ang bagong Leia. Itinatak ko sa sarili ko na sa susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ko, magtitira ako para sa sarili ko. Alam ko na rin ang worth ko
at hindi ko kailangang manlimos ng pag-ibig. Siguro ay hindi ko nga maiiwasan ang sakit o yung masaktan, pero normal lang naman yun. Mas okay na para sa akin ang magmahal at mawalan kaysa sa hindi na muling susubok pa dahil sa breakup na ito. Napagtanto ko na ang muling pagmamahal ay hindi kawalan para sa aking sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay may hilom anumang sakit. At ang magmahal muli ay magiging isang bagong lesson na naman para sa akin. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ate Jane TV, gayon na din ang pag-like at pag-share ng videong ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!